Ito ang nakakatuwa lang kasi at least meron pa kayong konting ektarya na makikita mo, inalagaan ni Adorno yung kalikasan. No, nagtatanim ng mga punong kahoy para maiwasan ang baha, no? Nagtatanim ng gulay, no? Ito yung advocacy na ito, no, na pinapangilagaan ng kalikasan. Sa alam mo sa ibang bansa din Ramos, no? Sa gitna ng gubat ng modernization ng urban city life, naghahanap sila ng isang lugar na sinasimulate nila na parang nature. No? Ito wala kang isa-simulate dito. Na nandito lahat, na. Oh. No? Iayos lang. Ayusin na lang ito. No? Makita mo kaliwat kanan ang development sa labas. Bakit hindi natin ito i-preserve na lang? Tapos mayroon pala dito sikretong mga... nakakalungkot. Bakit itong mga indigenous people binibigyan ng karapatan para ibutin kanilang... Bakit ito mamayari ng isang clan? Aagawin? Ay naku, hindi yata tama yan. No? No? Of course, we know that this is to our supporters. No? The government of the Philippines, specifically the Quezon City government, is putting so much pressure in the Tiburcio clan. Because over the years, I think, they have already missed that huge amount of property taxes. It has accumulated so much. Pagkano? Mr. Cameraman, gusto kong marinig kay Mr. Tiburcio at update kung magkano na ba ang utang ng Tiburcio clan in terms of property taxes. Yes. More or less, approximately, this time, it is tripled the number. Uh-huh. It's about millions of pesos. Millions of pesos? 15M for unpaid property taxes. Unpaid. Pero yung nabayaran ninyo so far, ibig sabihin, kayo na yung owners dahil nire-recognize nila na may utang kayo, di ba? It is 10 years advance payment to the Quezon City government, to the treasurer's office of Quezon City, way back 1959 to 1969. So as of 1969, kayo ang recognized owner, kayo ang nagbabayad ng 1 milyar. Yes. Di ba? Nagbabayad. Oh. And yung last update mo, parang pinakitaan mo ako ng dokumento kanina, yes. No? As of 2000, parang meron silang payable. Pwede natin pakitang ganun. Nandyan ba yung ano? Yung papel na yun? Pwede natin ganun sa camera. Mamaya, siguro, nandyan ba yun? Ikuan na natin yun. Kasi kailan lang natin ma-update yung ating... Dito. So, yan. Ang may pagmamahawak ng papel si Dean Vilma Ramos, ang siyang parang nakikipaglaban talaga rito, no? Ito yung ito official, this is an official document coming from the Office of the Treasurer dated March 23, 2000. In other words, Mr. Ador Tiburcio, ikaw ba ito, Ador? Ha? Oh, ito ginawa mayroong assessment, no? Lumalabas ang total na bayaran dapat dito, total of 4,182,899.18 as of March 23, 2000. For that 40 hectares, no? Ibig sabihin, kayo ang lawful owner. Walang ibang pwedeng umagaw. Na-recognize ng Quezon City. Ito ang proof na kayo ang lawful owner. At wala nang iba. Nakausap ko mismong binabayaran nung buhay pa siya. Si Mr. Medina. Native of Montalban, ano? Taga Montalban.